Our company provides postpaid plan to our employees. It is legal to deduct the excess usage to their salary. Our process is we have them sign ATD. If they refuse, we use NTE and NOD, stating the recovery on extra charges. Itong situation na ito can be prevented kung malinaw yung inyong company policy, no? Ang ganda naman ng intention ng company dito, nagbibigay ng postpaid plan. May cellphone, may postpaid plan, pero siguro may certain limit. And then pag ginamit ng employee, data, whatever, long overseas call, so may mga additional charges yan. So, nag-over do sa budget. So, ngayon, chinacharge ni employer sa employee pag lampas na dun sa allowed budget for the postpaid plan, no? Ito kasing situation na ito. Kung malinaw yan, in the first place, hindi na magkakaroon ng ganitong issue, no? At madidismiss pa, papasagutin pa, papadalan pa ng notice to explain, i-administrative charge, i-dismiss pa si employee. Nako, imbis na naging napabuti ang relation ng company at ng employee, dahil of course it helps, no? Kung merong postpaid plan ng mga employees, ay nagiging reason pa para mag-away ang employer employee. So ang first suggestion ko, no, kung may ganito, ayusin ng HR, ayusin ng management itong policy na ito, magkaroon ng meeting once and for all para maging malinaw ano ba talaga ang policy natin dito, and then papirmahin lahat ng mga employee. Kailangan po may malinaw na kasunduan in writing bago po i-roll out ang mga ganitong policy, kasi tingnan nyo, no, ang laking issue niyan, magdi-dismiss ba kayo? Baka paano pag hindi nagustuhan ng employee na madi-dismiss siya, di labor case yan. So naabala pa yung management. Imbis na tumututo kayo doon sa mga activities nyo, sa businesses, sa mga clients and customers, masasidetrack pa kayo ng isang labor case dahil lamang dito sa alitan sa excess charges sa postpaid plan, no? So ang pinakamagandang approach dyan is preventive, no? Preventive. Kung may agreement at malinaw yung agreement at pirmado yan ng employer at employee, it should be based on that, no? Kung hindi tumupad si employee doon sa kasunduan regarding the postpaid plan, di talagang pwede siyang i-administrative, that's because that's breach of contract. May kasunduan si employer sa employee, ay tumupad ni employee, di ba? Pwede po yan talagang maging ground for disciplinary action. Pero kung wala, no? Walang kasunduan, no? So talagang magkakaroon ng alitan yan. So next question, Miss Sigrid, let's get some question from our viewers.